Yo, welcome. Check, check, a sound. Okay, I think we are good. So kung first time kang nanood ng series ko ng Prisoner Architect, so explain ko lang sa iyo yung setup ko actually. So sa left side, nandiyan yung unang power station, the one and only storage room, deliveries, the offices na naka-carpet. Then, mga securities, the armory, the kennel, and another armory. So, naka-staff only siya. Staff only na deployment. So, yan. Then, maraming, may isang dedicated room. Hindi siya naka-name kung anong room siya. For phone tapping only. So, maraming guards dyan na naka-assign. Ayan. Then, yan. Diyan yung canteen, may kitchen, then may access din dito sa labas yung staff. Ganun din sa canteen. So, makita yung dalawang doors yan. With metal detectors na din. Then here, ito yung mga rooms na accessible for both staff, outsiders, and mga prisoners. Like the common room, classroom, the shop, dalawang parole rooms, and mail room. Then meron ditong malaking room for the workshop. And the last room is for laundry. Ayan. Then, ito yung una kong 10 cells, actually. Nung sinisimulan kong itayo yung prison ko, ito yung unang 10 cell. Then, doon ko pinalago yung pera from these cells actually. So, ito yung unang what do you call this? Section? Sector? Nung tinayo ko yung prison ko. Then, nag-grow na lang siya. Actually, pababa. Then, pakanan. So, let's start dito. So, we have a yard. Exclusive lang to dito sa section na to, tong big section na to sa kaliwa. Kasi meron tayong another yard here na for prisoners na naka-assign dito. So, yard. Then, may mga cheche-boreche akong style na ginawa dito. Hedge, tas hallway, ganyan. Then, yep. After nyan, may gymnasium dito. Actually, hedge din to nung una eh. Kaso nangilano ng space for gymnasium. Wala akong makita. So, sinira ko na lang yung hedge dito. Ginoction gymnasium. Ayan. Then, nag-build na ako ng reception for new prisoners. Ito naman, holding cell to. Kaso, kakaroon ng bug, hindi ma-assign yung prisoners sa bagong cell once na umalis or tumakas or nakalaya na yung prisoner dito. Dito lang sila, hindi sila ma-assign dun sa bagong cell. So, tinanggal ko na yung holding cell dun. Nagkaroon na sila ng assignment, ng cell assignment. So, tinanggal ko na talaga yung room for holding cell after nyan. Pero hindi ko pa na didi-dismantle or nadadump yung gamit. Baka sakaling magamit ko ulit yung holding cell for the future purpose. Ganyan. Then we have two visitation rooms. Actually, isa lang yan dati. Kaso dumadami na yung ano, yung prison count natin. Dinoble ko na. Ewan ko kung kaya na ba yan.
We have 4 visitor tables for each visitation room. Then, dito naman, mga cells, as usual, yun pala, naka-assign lang to sa minimum security na prisoners, yung mga naka-gray. Ito, minimum. Ito rin, minimum security din. Dito naman, meron din tayong cell dito. However, much smaller siya kumpara dito sa medyo improved na cell for minimum prisoners. Dito naman naka-assign yung mga death row inmates. So, like ngayon, merong isa sa 13 prisoners na papasok. Isa doon is death row. Dito siya papasok. So, dito siya ma-assign sa cell na to. So, we have 6 cells for death row inmates. Then, we have solitary rooms. Shared to. So, yan. Shower. Naglagay lang ng shower dyan. Just a area lang kung sinong gusto mag-shower during free time. And, naka-assign din to sa holding cell eh, kasi dito wala tayong shower room. So, mga prisoners dito, dito na sila mag-shower kung shower time. Ayan. Then we have here chapel, then library, then sa baba, infirmary and morgue. Pinagsama ko na sa isang room. Then, dito naman sa baba, ayan, we have another set of cells. Pero mapapansin nyo, 2x2 na lang siya. Mas maliit talaga kasi naka-enable sa akin yung small cells sa bureaucracy. So nawala yung minimum. However, medyo nag-sacrifice yung yung quality ng cell. Pero okay lang, at least nakaka-accept tayo ng mga cells. Ng mga prisoners actually. The power station is overloaded. Wait lang, check ko lang yung power station natin. Medyo overloaded lang. Anyways. So, dito sa baba naman na to, meron tayong 2 set of sectors ng cells. Primarily for medium security prisoners. So, sa taas, minimum dito, medium. Ito yung mga naka... Wait lang, check na. For prisoners. Yan. Ito yung mga naka-orange, actually. Mas marami sila. Okay. So, naglagay din ng parole rooms dyan, 3. Para nang sa ganun, hindi sila magbaha dito sa 2 parole kasi marami na dito. Pero shared din siya, hindi siya naka-assign kung anong type of prisoner siya. So, yan. We also have canteen here. Shared din, pero mas okay na dito siya naka-assign kasi mas malapit sa medium. Marami kasi instances na nagkakaroon ng incidents dito sa taas na canteen. So, kumuha ko ng isa pang canteen dito. Then, another set of kitchen. Then, we have laundry para mas malapit sa set of cells dito. Another comfort room and another workshop. Then, sa pinakababa, another staff room. Dapat nga sa gitna ito eh. Pero, wala eh. Di ko na siya maalis dito. So, ayan. Ayan, pumasok na yung bagong death row prisoner, which is James Harvey. Ayan, papansin nyo, wala pa siya sa cell niya. Sa reception pa siguro. Ayan na. Sa kotse pa pala. Oh, Aston, bumalik ulit. Naalaya na to eh. Anyways, nakakabisado ko eh. Anyways, sige. So, ayan. So, papasin nyo rin may blue. Mga shower rooms yan. Tubig yan actually. Inside the shower room. Naka-assign yung mga shower room for each sector. So we have 2 shower rooms dito sa sector na to and 3 here. Ayan. So like what I'm saying earlier, ayan, may staff room dito kasi hindi ko na siya malipat. Hindi ko na malipat yung staff room dito sa taas. Sa gitna. Gets yun na yan.
Then, kung mapapansin nyo rin, sa paligid ng sector na to ay mga guard towers. Ayan, may mga sniper sa isang guard tower. And some guard deployments along the way. Ganun din dito sa side na to, sa left side. And sa top side din actually. So, bakit may guard tower? Kasi kadalasan may mga prison escapees na kung saan nagdidig sila ng tunnel. Mostly dito lang sa side na to, after nung wall, no? Hindi sila lumalagpas dito sa pagdidig. So, once na nag-dug out sila, either the guard or the sniper will do the unconscious taser shit. So, ayan. Ganun din dito. Sabi daw sa wiki, 48 blocks. So, hindi ko na siya binilang. In-estimate ko na lang. 48 blocks yung range ng isang sniper. So, ayan. Yun siya. Yun yung sa left section ng prison. For the right section, ayan. Siyempre, meron tayong utility room. Hindi mawawala yan. Another set of kitchen and canteen. Primarily dito sa area na to na cell. Mamaya talakayin natin yan. Another staff room. Then security, which handles the door control and the CCTV monitor. Then we have here the visitation sa kaliwa. Mas malapit sa kalsada para hindi na dumayo ng malayo yung visitors. Ayan. Then sa cell. Ayan. Ang cell na to is for the maximum security prisoners. So, actually, sa pag-intake natin, naka-close yung max, pati yung legendary. Saka na yung legendary, no? Kasi, pahirapan yan. Though, hindi ko ba siya na-experience. Anyways, naka-off yung max sec ko kasi, ang nangyayari pala dito sa death row, kung sakaling nagkaroon siya ng appeal or pumasa yung appeal niya sa parole, imbis na death row prisoner siya, nagiging max sec siya automatically. So unfortunately dito sa section na to, walang max sec na or max security na cell. So gumawa ako ng separated na cell for max sec for yun sa mga death row na pumasa ng appeal. So, dito sila mapupunta. So, now, we only have... Check natin sa cell. Ay, di. Cell status. Yan. We have 4 MacSec prisoners. Ito yung galing sa mga death row na pumasa doon sa appeal. So, we do have a lot of free cells. So, ano lang to, for standby purposes lang, kasi baka may high chance or higher chance of winning yung mga death row inmates natin na pumasa sa appeal. So, dito sila makakapasok or dito sila ma-assign. Ayan. What else? So, sa baba, yard. Ang yard na to is shared for all of these prisoners na naka-assign dito sa right hemisphere ng prison natin. Then we do have sanitary here, shared din yan, infirmary, and a set of rooms like the parole, chapel, common room, classroom, laundry, shop, the workshop, mailroom, and the library. Ayan. Kung papansin nyo din, lahat halos medium dito, na kung saan ang cell nila ay nandito sa baba. Actually, it's not cell, actually it's four dormitories. Lagi nakagulo dito kasi bagsak ang privacy nila rito. Though sobrang tipid and sobrang tumaas ang aking pera dahil dyan, however yun nga, magsasacrifice nga yung privacy and yung safety ng mga prisoners and my staff as well na naka-assign dito. So that's how dormitories work. So we also have cleaning cupboard na walang laman, psychologist office, na kung saan ang primary role nito is for the behavioral
program, anong tawag doon? Behavioral therapy. Tatlo lang. Hindi ko alam kung bakit tatlo to. Anyways. Na kung saan, yun, nagpapababa siya ng danger sa mga inmates kung lagi sila nagkakaroon ng programs for the inmates. We do also have kennel here. Ito, dating holding cell to. Tinanggal ko na yung room. Ayan, kennel, the kitchen and the canteen. Dati ang canteen na gandito lang, kaso ang dami na palang tao. Yung iba kumakain na sa ibang lugar. So, in-extend ko siya rito. Ayan. The staff room, two parole rooms here, and another set of guard towers na nakapaligid. Kasi sobrang taas ng chance ng escaping dito. Lalo na malapit lang yung Indidoro. Which is laging ito yung ano nila way of ano escaping. So search lang natin, search toilets kasi why not, diba? Ayan, then pa ba? So yeah, dito sa taas, ito yung bago kong section actually. In-experiment ko pa lang. Ang occupied na cells pa lang is yung top row. The rest, empty pa lang yan. Though, oh nga, wala pa nga. I know, kung papansin nyo, may cell na words dito. However, dito sa baba, wala pa. Kasi ayoko po nang i-assign. And under experimentation pa lang siya. So, ano ba meron dito? So, dito is mga supermax na prisoners. We have 5. Ito yung isa. Under punishment lagi ito. Ang type of punishment naman niya is yung permanent lockdown. Or lockdown permanent. Para nang sa ganun, most of the time or almost of the time, nasa loob lang sila ng cell. Because pag nagkaroon man sila ng chance na magka, alam mo yun, magsama-sama, like for example sa canteen, pagkainan na, dumadagsa sila sa canteen, no? Nagkakaroon sila ng higher chance, itong mga prisoners na to, ng higher chance na mag-away, magpatayan, or walik. Diba? So, ayaw natin mangyari yon. So, finish ko na lang yung permanent lockdown na punishment sa kanila. Para sa cells na sila. And, mapapansin nyo sa cells nila, no? Medyo kompleto na sila rito, except for the freedom. We have TV for ano ba to? Needs. We have TV for ano bang sinasagot ng TV? Recreation ata. Yeah, I think TV. We have bookshelf para sa literature needs. Computer station, literature, and comfort dahil sa comfort, where's the comfort? Comfort dahil sa upuan. Shower, syempre, for the hygiene. Toilet, bladder and bowels. Pet bird for the luxuries. Then bed for the sleep. Yan. So, and syempre, phone booth for the family. Yan. And so far, walang masyadong ano dito. Walang masyadong contrabands na pumapasok kasi hindi sila lumalabas eh. And sobrang bihira lang pumasok mga staff dito sa loob para lang maglinis. Like the janitor, maglilinis sila dyan. Wala, walang masyadong contraband, which is okay. Kasi pag may contraband sila, dun tumataas yung chance na makakapatay sila ng staff or ng kapwa nilang inmates. So, yun. Then, yeah, another set of guard towers just for safekeeping. Baka kasi magukay sila gamit ng kamay nila, which is very unlikely, pero why not, diba? Yeah. So yeah, that's basically my prison. We have 3 set of sectors. One is for the minimum and medium. Medium and maximum. And the super max. Uh,
So yeah, yan yun actually. So let's play. Ano bang meron ngayon? So may 13 na papasok bukas. So we have 2 death row inmates ngayon. Power station is overloaded. Ito yun eh. Eh, wala na tayong magagawa dyan. So, sa death row inmates, kung mapapansin nyo, no, si Marcel Nietzsche, 4%, ibig sabihin, pwede na siyang execute. Speaking of execution, sorry, excuse me. Ito yung execution room natin. Yeah, for death row inmates. Then si James Harvey 48%. Kaya may percent 'yan kasi merong tinatawag na post natin. Nasaan yung dalawa? Yun. Okay. Nasaan sila parol? Okay. Meron kasing tinatawag na... Hindi ko siya maklihin. Ayan. Likelihood of clemency. So, di ko alam ibig sabihin nito. Pero ang... Ang meaning kung bakit na percentage kasi... Pag nasa 10% below na siya, pwede na siyang ma-convict at mahatulan ng execution. So, for Marcel Nietzsche, it's already 4%. Pwede na siya ma-execute. However, may chances na tumataas ito. Like for example, si James 48, malay natin mamaya 53 na siya or 56 kana due to the parole or death row, ano tawag sa program na yun? Death row appeal. So pag yung appeal is tumataas yung percent ng clemency, nag e-effect yung appeal niya dun sa death row appeal niya. However, kung hindi sumasang-ayon yung appeal, tumataas naman yung percentage. So, baliktad. Ngayon, nakailang beses na siguro si Marcel sa pag-attend ng death row appeal hanggang sa, ayun nga, bumaba na yung ano, percentage. So, yun. Pakitaalit ko lang kung paano yung process ng ano, no, execution. Tingin lang natin matapos yung regime ng mga prisoners. Kasi, magla-lockdown, may namatay. Ayan, so yung sinasabi ko sa inyo, pag sa canteen kasi maraming tao and may mga kontrabansyo na nakakapasok. So for example, may gustong patayin yung isang prisoner, patayin yung kapwa niya prisoner, ito yung nangyayari sa loob ng canteen. Di lang sa canteen, actually papinsan sa hallway, sa mga masisikip na lugar, even in dormitories, yan, meron yan. So yan, back tayo dun sa death row. So sa death row, sa pag-process ng death row, pinaprocess or ini-start ko siya pag matutulog na yung mga prisoner or pag naka-sleep regime na. By the way, ito yung regime ko. Ayan. Pause nyo na lang para gusto nyo tingnan. So execute na natin si Marcel. Checkin natin yung biography niya. Though sa convictions kasi kung papansin niyo, no, not guilty lahat. Pero wala, ito yung batas. So click lang natin yung scheduled execution. So, ayan, mag-iiba yung mood, no?
may background music na ganito. Then it's up to you kung kailan mo i-authorize tong mga list of to-dos actually. So we have completed the execution initiated. Tapos meron tayong ano dito, initiate prison-wide lockdown. Kaya tinutukma ko siya during sleep kasi ila-lockdown natin lahat ng prison, nurse, then test facility. So pwede natin i-authorize to sabay by clicking yan. Display natin. Then hover lang natin yung mouse, testing lang, ganyan. Ayan, completed na. Medyo fast forward lang natin, no? Tagal nito eh. Okay, pray na natin, malapit naman na. Okay. Then, once na complete yung dalawa, susunod naman tong dalawa, sample execution detail and escort witnesses to facility. So, sabay natin itong i-click, then play. So, hover natin tong escort witness. Ayan, yung mga witnesses. Siyempre, walang magbubukas ng pito pa. Ayun, meron. Okay. Then, the next step is escort prisoner to facility. Ayan. Samahan siya ng warden, ng chief, tapos nung pare or monk. Once na nandyan na siya, ito na yung final, ano na, yung execution proper na. So, click natin to. Click natin. Boom, dead. So, next step is to dismiss staff and witnesses. So, click natin yan. Bilisan natin. Tagal pa rin ito. Then, final report. So, ito yung final report. The mandated execution of Marcel, 423. Then, magkakaroon tayo ng compensation of $10,000. So, tumaas ang ating pera. And dadalhin na siya sa morgue, then may sakyan dito, which is the hearse. And dadalhin na nung... Saan na yun? Wala na. Bilis! So, yun! And si James, bumaba na yung percent from ilan kanina to? 40-something? 30? Naging 24 na lang. So, pwede natin siya i-execute actually. Pwede natin siya execute. However, may chance daw kasi na ano eh, na tawag dito. Nakasulat siya dito eh. Basahin na lang yung likelihood of clemency. Yan. Post nyo na lang. Basahin niya. Basta mayroong penalty or some sort of shit na mangyayari sa prison natin kung napaaga yung schedule of execution. So, yan. So, atay-antay lang natin. Play na natin. We are on day 350. Ay, naka. Run tayo ng shakedown para iwas sa yan, tulad yan, mga contrabands and yung escape sa tunnel kasi nakikita din sa tunnel, nakakita rin to ng tunnel actually. So yun, tapos lang natin to and i-end ko na yung video. Okay, walang tunnel, very good.
Alright, so yun lang guys. Salamat sa panonood.